ano masasabi nyo? Ang dami natin attendance sa ano, Muntinlupa. Ah. Oo pero naman. Ano, sir, sa totoo lang, marami pa rin talaga sa rider ang hindi nakakaalam tungkol sa mga basic gears na dapat nila sinusuot. At least dun sa seminar natin na na-educate natin sila and what's the right riding gear to use. Hindi lang basta riding gear, kailangan standard din, di ba? Isang inuunan pa nila yung motor nilang paganda kaysa sa sarili nila. Correct. At para sa mas maraming pangkalaman, lalo na sa personal safety gears, nandito ang ating mga kasamahang rider para sa Rider's Tips. Ako po si Titan Hawk at kasama ko po si Rider Eddie. Ngayon pong araw na ito, ating pong tatalakayin ang iba't ibang rider apparels po. Unahin ko na po dito yung knee pads. Ito po ay protection po para po sa ating mga tuhod at ganun po sa ating shin. Uugaliin po natin kapag kukuha po tayo ng mga shin guards, ng mga knee pads, huwag po tayo kukuha ng mga substandard. Kasi po, ito po ay isa sa mga basic protection po ng ating mga katawan. Ito naman po, riding jacket. Meron po siyang mga paddings po sa loob, meron pong mga reflectorized na mga lining. So ito po ay ginagamit po natin para po maging visible tayo sa ano kalsada. Ngayon po, meron pong mga ibang mga riders na hindi po nakaka-afford na bumili po ng mga riding jackets, gumamit po tayo ng makapal na jacket. Meron din po tayong tinatawag pong vest. Ito po yung tinatawag na reflectorized vest. So ginagamit po natin to kapag po tayo nagra-ride sa gabi. So ito po yung mas magiging visible po tayo kapag ito ay ating sinuot. Karamihan po kasi po ngayon ng mga aksidente po ay nangyayari po sa gabi. Kadalasan po ang nagiging sanhi po ng aksidente po ay hindi po siya nakikita ng mga kapwa nating motorista. So sa pagsuot po ng mga ganitong mga gears, magkakaroon po ng karagdagang visibility sa mga motorista. Bukod po dyan, meron po tayo mga ibang mga accessories rin po, katulad po itong riding boots. Kung papansin ninyo po, ito po hanggang shin level po. Hindi nyo na po kailangan gumamit po ng knee pads. Meron rin pong mga boots rin naman po na nabibili ng mga low cut o mid cut. Kung hindi naman po tayo makakapag-afford na bumili po ng mga riding boots, ina-advise po natin na gumamit po tayo ng mga closed shoes na mga sapatos. O rubber shoes o anything na sapatos na sarado. Hindi po natin kakalimutan, itong syempre ang ating isa sa mga pinaka basic protection sa lahat po, itong helmet. Riding gloves. Karamihan po ng mga riders, hindi po masyadong gumagamit po ng riding gloves. Kasi ang sabi po daw nila is hindi po daw komportable o hindi daw masyadong nagigrip ang kanilang pagmamaneho. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kasambahay, meron po itong added protection. Meron po siyang mga paddings po na magpoprotekta po sa ating mga knuckles at gayon din po sa ating palad. Marami pong nabibili po ngayon na raincoats, basta lang po makasuot ng raincoat, hindi na po nakikita. Nawawala po yung visibility natin sa kalsada. Marami po dyang nagbebenta po dyan sa labas na merong mga raincoats na meron ng reflectorized lining. So yun po yung mas magandang kukunin po natin. So, isa pa po, huwag natin kalimutan. Diba, kung mayroon tayong vest, ilalagay natin po sa ibabaw ng raincoat. Huwag po natin ilalim siya para at least nakikita yung vest natin sa gabi. Ano pa rin tayo, visible pa rin tayo sa mga motorista na nakakasabay natin. So ugaliin po natin, mag-invest po tayo sa ating mga rider apparels. Kasi po karamihan po ng mga riders po ngayon, mas inuuna po pa yung mga accessories sa mga motor. Tama. Naglalagay ng mga ilaw, naglalagay, nagpapaganda ng mga gulo, nagpapalakas ng mga engine, nagpapalit ng mga fairings, naglalagay ng mga sticker o kung ano-ano. Pero nakakalimutan nila yung pansarili nilang protection. Huwag po tayong maging madamot sa ating sarili dahil ito po ang magiging silbing protection po natin. Ako po si Titan Hawk. At ako naman si Rider Eli. Ito po ang Rider's Tips!